mga matatagal na dito sa channel ko, malamang sa malamang, kilala nyo tong helmet na to. And kung bago lang kayo, share ko lang sa inyo, ito yung helmet na nag-umpisa ako mag-video dito sa YouTube. Magta 2020, no? Bago mag-pandemic. So, ito yung binili ko nun. And nangihinayang ako kasi nakatambak na lang siya. Hindi ko na masyadong nagagamit. Kaya yan, ang gagawin natin, bibigyan lang natin siya ng konting makeover. May mga i-unbox tayo dito. Tara, i-unbox na natin sila. Keep hustling. So ayan, kung makikita nyo, ito yung KYT NFR helmet natin dati pa. Ang mga papalitan ko sa kanya, itong lens kasi sobrang dilim nito. Napakaganda nito sa araw, wala akong masabi. Pero madilim eh, madilim. Gusto ko yung nagagamit ko rin sa gabi kahit na medyo tinted siya. Ito kasi sobrang dilim. Nalubak na ako one time and medyo nagkabengkong yung mugs ko, no NMAX. So papalitan natin yan siya. Yung T-MAX na Freedcon, ayan. Matagal na rin yan. Sabay-sabay ko binili to eh. Okay pa naman to, nagagamit ko pa dun sa isang helmet ko. Okay pa to, nagano pa to. Kaso nga lang, yung speaker na kasama niya, yung nakakabit dito sa loob, sira na, tsaka yung mic. No, sira na yon. Papalitan na natin to para ito, nandun na lang to dun sa isang helmet ko, wala nang lipat-lipat. So papalitan natin to. Yung mic na gamit natin pang vlog dito, hindi maganda yung wind noise. So papalitan na rin natin yon. Then yung spoiler, itong spoiler maganda naman to, ay Finowell tune. Kaso matagal na rin, medyo parang nababakbak na yung sticker niya. Papalitan na rin natin siya, no? Kasi matagal na rin. And gusto ko lang na medyo maiba-iba ko yung itsura niya, kahit pa paano. Papakita ko sa inyo yung mga ikakabit natin. Ayan, so ang dami natin box dito. Apat to, apat na box. Isa-isayin natin buksan muna. Ito, kita nyo naman kung ano na to. Kaya ihuli na natin to. Unahin naman na natin tong napakalaking to. So ano ba to? Ito yung lens. Nabili natin to sa Shopee ng Shirt Attack. Ito yung light smoke, KYT NFR light smoke na visor. May kasama siyang sticker pack mula sa Shirt Attack. Kung gusto nyo bumili nito sa Shopee ko lang ng Shirt Attack to nabili, ililink ko na lang dun sa description sa baba, no, para makabili rin kayo. Tapos ang sumunod ay to, maliit lang dahil ito yung Racing Boy mic na mayroong intercom connect. Maririnig na natin yung boses galing sa intercom natin. Braided cord siya. Ito na yung mic na ipapalit natin kasi masyadong maingay yung pang vlog na nakakabit dun sa KYT NFR natin. Kaya papalitan na natin siya. Tapos ito, 3D spoiler. Ito, sa Shopee ko lang din nabili. Kaya kung gusto nyo magpalit ng spoiler ng NFR nyo, ililink ko na lang din dyan sa baba. Quality, pakinggan na. Bola Works na Shopee. So, tingnan natin yung quality ng gawa. Kasi, honestly, kahit tinanggal ko na siya sa packaging, ngayon ko pa lang siya ina-unbox. Kasi gusto ko sabay-sabay tayo. Ito. Ooh! Ganda ng quality. Goods na goods. So, ito yung ipapalit natin kasi gusto ko lang na maiba na yung itsura niya ulit. Mapunta na tayo dito sa Freedcon FX, no? So, papalitan natin dahil alam naman natin yung T-MAX, matagal na sa atin yun. Sira na rin yung speaker niya, sira na rin yung mic. So, obviously, hindi ko na siya magagamit dito sa helmet na to. Kailangan ko nang bumili ng audio kit. Kesa bumili ako ng audio kit, bumili na ako ng bagong Freedcon kasi mas maraming makakakonnect dito compared dun sa T-MAX. Tsaka para bumagay-bagay yung itsura niya, no? Kasi kulay blue pa yung ilaw nito and black. So, babagay na bagay yung itsura niya dito. Hindi na ganun kabalki kagaya sa T-MAX. So, unbox natin to. O, diba? Dito pa yung resibo. Nabili ko pala to kay Alni TV, no? Search na lang sa Facebook page. Tingnan niyo yung Facebook page niya, Alni TV. Or sa Facebook profile niya mismo, Alni Sobremonte, no? Nagbebenta siya na itong Freedcon. Iba't ibang model ng Freedcon and meron din siyang Cardo. So, kung gusto niyong bumili ng intercom, siyempre, bili kayo sa tropa ko. Meron tayong stickers ng Freedcon, Team Freedcon, the unit itself, napaka-sleek ng design, Freedcon, FX, manual na may umaapay na helmet na hindi naman natin binabasa. Huwag kayo magmalinis, lahat tayo hindi nagbabasa ng manual. Tapos, meron siya ditong box na kasama sa loob. Then, ang laman ng box ay siyempre, so, yung Velcro para sa mounting ng speakers, charging cord, Type-C na rin siya. Type-C charging. Wow. Fast charging na siya. Mga brackets. Yung isa, D-clip.
And then yung isa, D3M. So, titignan natin mamaya kung anong best na magagamit ko. Kung D-clip pa rin ba. Kaso alam ko kasi may gasgas na yun dahil clip yung ginamit ko before. Meron tayong mga extra velcros para sa speaker, para sa mic. And then, meron tayo ditong dalawang klase ng mic. So, itong isa, tatandaan nyo yung lagi yung may matigas na ganito. Pang half face to or sa mga modular helmets ginagamit. Kahit na anong intercom, ganito yung pang half face. Kahit sa cardo ko, may kasama yung ganito. Pang half face talaga yung mga ganitong klase. Kahit dun sa Jabra ng girlfriend ko, may ganit. Ganito yung gamit niya. Kasi nga, modular yon. Parang natatanggal kasi yung chin ng helmet ng girlfriend ko. Kaya ganito yung ginamit ko dun. Tapos ito yung mga speakers. Ito yung mic na pang full face. Ayan, nakakonect na siya dyan. So, mamaya na natin ikakabit to. Tanggalin na muna natin yung intercom. Tatanggalin ko tong visor. Madali lang naman tatanggalin. Ang bangon ng helmet ko. Alam nyo ba ginagawa ko dito mga tol kapag tinatabi ko to? Tinatabi ko to na may kasamang air freshener. So, nakalagay siyang ganyan. Tapos yung air freshener nasa loob. Yung delata, pang kotse. So, may kotse. Tatanggalin ko na muna tong spoiler. So, ayan, natanggal na natin yung spoiler niya. Naninibago ako sa itsura at andungis na nito. Natambak na kasi. So, ito yung tinanggal nating spoiler. Ayan, makikita nyo, nababakbak na yung wrap niya, no? So, luma na kasi. Pero okay to, napaatibay na ito. At marerecommend ko rin ko sa inyo. Gusto ko na lang may iba yung itsura ng helmet ko. Kay Fino Welchun dyan. Kung gusto nyo mapanood yung pagkabit ko niyan dati, punta lang kayo sa channel ko. Napakaluma na ng video na yan kung gusto nyo pang panoorin. So, ito yung ipapalit natin sa kanya. Ayan yung magiging itsura niya sa patagilid. So, all goods to. Ito yung gantong forma yung gusto ko. Tanggalin na natin yung mga paddings, no? So, yan. Habang tinatanggal natin to, naalala ko, sinira ko na nga pala yung padding na ito. Hindi naman totally sinira, no? Binutas ko siya. Ayan, no? May kinrak lang ako dito. Para lang maitago ko yung mic, no? Kasi yun yung mga problema dati. Wala pang mga mic na magaganda. Dito ko tinatago yung mic. May bulak pa ng vape. Grabe, wasak na pala yung foam nitong luma nating T-Max, no? At ang maswerte dito, meron na akong velcro. So, hindi na ako mahihirapan magdikit ulit ng velcro. Grabe, no? Ganyan na siya kaluma, guys. Ganyan na siya kaluma, mga tol. Itong kaliwa, itong wasak, alam ko hindi na nagana to. So, sirang-sira na talaga siya. Okay na, natanggal na natin yung intercom. Tingnan na natin kung saan natin mapapwesto yung ating Freedcon. So, gagamitin na natin yung dikit. Kasi, natroma na ako sa So, mas maganda na yung wires niya ngayon, no? Compare dati. Para na siyang braided. Yan, protected wires pa. Oops! Opo, ngayon ka na nga lang ulit magagamit. Mahuhulog ka pa. So, ito ay mapupunta. Yung maikli, ilalagay nyo lagi sa left. Kasi maikli lang yung papunta dun sa intercom mismo. Yun. Ayan, ganyan lang itsura niya. Kapag nakalagay yung Freedcon FX na intercom. Ngayon, lalagay naman natin tong Racing Boy. Intercom, cam, connect. So, ang kagandahan niya, yung short mic niya may kasama ng sipit. Na-discarte na natin yung ating mic and intercom. Dikit na muna natin tong spoiler naman. Natapos na rin yung ating spoiler. Nakakabit na. Abit na natin yung spoiler natin. Pinakalas is syempre ang ating light smoke na visor. Yan, makikita nyo. Lihit. Lihit, timutya, legit. Legit na pang KYTNFR siya. Di tayo bumili ng mga replacement lang. Light smoke na siya. Ito, mas makakita na ako sa gabi. Compare nyo sa dark. Ayan. Sobrang dilim. Ito, light smoke. Oh. Hindi ko napapalitan yung ganito. Yung ganyan. Yung pin lock. Yung pin. Ayan, kung nakikita nyo yung kulay blue. Sa dahilan ng, nung pinalitan ko yon, nag-crack yung pinaka-lens. So, i-stay ko na dyan yung original. Ito na yung pinaka-final product. Nakakabit na yung Racing Boy na mic with ICC, light smoke lens, 3D spoiler, tapos yung Freedcon FX. Yung moment na inaasam-asam natin lahat, yung magtanggal ng mga plastic. Woo! Satisfying!
Hey! Ang final product. So, i-testing na natin to sa daan. Tingnan natin kung okay yung audio niya, yung Racing Boy mic, tsaka nung feedback natin sa Friedkin effect. No? So, let's go! Pairing mo. Hold mo hanggang sa mag-pairing. Welcome to you, Friedkin product. Matrix full. Pairing. Pairing na. Intercom connected. Ayan na. So ayun mga tol, nandito kami ngayon, gamit-gamit ko na yung bago nating setup natin sa tong KYT NFR natin, no. So yung mic na naririnig nyo ako nagsasalita ay yung Racing Boy na mic. Ito na yung mic na gagamitin natin, at ito yung helmet na gagamitin natin sa Quick Tar Endurance Challenge, no? Yung ating OBR, salita ka nga. Hello. Salita ka, lansom ba? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Yan yung quality nung sound na galing sa ating Friedkin na FX na intercom. So overall okay naman, pag nagsa-sound trip din naman ako, okay naman yung quality nung sound. Yung boses ko, anong boses ko dyan sa'yo? Hmm? Anong boses ko sa'yo, okay naman, malinaw? Yes, parang last name. Parang ano? Last name mo. Ba't kailangan mo pang sabihin yun? Anyway, kayo na lang mag-judge sa magiging boses ko. Sa wind noise, nasubukan ko na rin to sa wind noise to. So, ito yung testing ko sa wind noise. Kaya pala mga tol, eh, ganito yung wind noise ng ano, ng Racing Boy na mic. So far, so good. Tahimik siya, napakagandang klaseng mic. So ayan, 'di ba? Napaka-tahimik niya pag sa wind noise. Hindi mo masyadong marinig yung wind noise ng Racing Boy na mic. Wala naman ako masabi. Overall, para sa presyo ng Racing Boy mic, goods na good siya. Wait lang, may ambulansya. So, sa Friedkin, kapag magko-connect ka, kagaya ng ginawa namin kanina, pag kaming dalawa, i-hold mo lang para mag-pairing, tapos pipindot yung isa yung mag-host. Ayun, connected na kami. Tapos pag group ride marami, di paulit-ulit yung gagawin yun bawat isa. So yun lang yung medyo na nibago ako coming from Cardo, kasi sa Cardo napakadali lang mag-connect kapag ka Cardo to Cardo. So ayun lang, yun lang naman yung naano ko sa Friedkin, pero overall okay naman yung performance ng Friedkin sa akin. So ayun lang, oh, sana na enjoy nyo itong ating vlog na ito. And sana natuwa kayo sa setup natin ngayon na gagamitin natin para sa Quick Tar Endurance Challenge. So ayun mga tol, hanggang dito na lang, no. Kung bago lang kayo dito sa ating channel at nag-enjoy kayo sa vlog na to, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. So ayun lang na mga tol. Ride safe. Ride safe everyone and stay safe. Gusto niya talaga, mauuna siya, no. Peace!